Hoy! Napakaswerte nyo po kasi isa po kayo sa nanonood ng video to. Ops, teka lang. Bago ka mag-isip, mag-skip or ano mang gawin mo, isa lang papangako sa'yo. Hayaan nyo po ako magsalita dito at bigyan nyo po ako ng ilang minuto ng buhay nyo kasi isa lang din po sisiguraduhin ko. After nyo pong mapanood tong video na to, ito po ang magiging way para magbago ang buhay nyo. Okay, kaya sisimulan ko na. Ba kung ang tinatamasa mong yaman o asenso ay bigla na lang mawala ng isang iglap? Dati kang mayaman, bigla kang humirap. Dating swerte pero minalas. Ito ang naranasan ng isang taga-Daraga Albay. Pero pagkatapos niyang magsumikap, nagbalik ulit ang kanyang swerte. Patutunayan niya ngayon sa inyo sa kanyang true-to-life story na bilog ang mundo. Ang 38-year-old multi-millionaire at millionaire maker ng Albay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay ang mga pagsubok na naglugmok sa noon ay marangyan nilang buhay. May kaya parents ko eh, kasi both sila pareho may negosyo. And dun ko rin na-experience na yung difference between may pera at wala. Kasi kumbaga parang iba yung treatment pag kumikita ka talaga ng malaki. Sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, si Joseph ay pilit itinaguyod ang kanyang sarili. Kaya nang makakuha siya ng kanyang lisensya, ang jeep na natira sa kanila, siya na mismo ang namasada. Driver sa umaga, estudyante sa hapon. Baon ang determinasyong makaahon sa hirap. Ang dating mayaman na naghirap ay mukhang muling yayaman. Sa pagbalik niya sa Albay, unang bagay na ginawa ni Joseph ay bawiin sa bangko ang ancestral house na muntik nang marimata. Hi, alam mo ba na ito talagang original na bahay namin? Kaya nung simula nung natubos namin ito, dun ko na siya pinaganda ng pinaganda. At ito yung sa mga ilan na ipundar ko. Ito yung first car ko at ito naman ang isa. Pero ang pinakamaganda dyan, yung nasa Manila po, Ma'am Corina. At kung dati pampasaherong jeep ang kanyang minamaneho, aba ngayon, lima na ang kanyang sasakyan kasamang isang sports car na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. At ito naman ang saksi kung gaano ako kasipag kasi ito yung kasama ko palagi sa out of town ko. Pero meron akong isang kwento na napaka-special. Bakit special? Kasi itong coaching to, niregalo ko sa special na tao, walang iba kundi yung papa ko, pati plate number, ginawa kong pangalan niya. Maliban sa bahay at mga kotse, kaliwat kanan din ang kanyang mga residential property sa Bicol at mga condo unit sa Maynila. Kaya naman si Joseph tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Ang financial literacy o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan, bakit nga ba hindi tinuturo sa eskwelahan? Nitong mga huling taon lang namulat ang ilan sa atin sa kahalagahan nito nang nagsulputan ang financial guru sa social media. At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin ito. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Wala naman pong yumayaman sa nagtitipid. Pero hindi po siya mali. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Siya ring dahilan kung bakit marami ang tila hindi na makawala sa problema ng kawalan o kakulangan ng pera. Para kay Joseph, hindi lang sapat ngunit sobra-sobra ang kayamanan sa mundo. Kaya hindi imposibleng maging financially free ang mga Pinoy. Sa totoo lang naman talaga, madaling yumaman, madaling makuha mga gusto natin sa buhay at ang pinaka-importante, napakaganda ng mundo natin. Welcome to Kada Umaga, Mr. Joseph Lim. Hi Joseph, good hello morning. Po, good morning. Okay, let's go straight to the point, Joseph. Bakit nga, first of all, ano ba itong financial freedom? At bakit sa tingin mo, ito ay kayang makamit ng bawat Pilipino? Ang financial freedom, ito yung more nabibili mo yung mga gusto mo, tapos hindi na umiikot yung buhay mo para kumita ng pera. Okay. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW,
marami silang kinikitang pera, but yes, sad part is pag-uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubus din ulit. Kasi nga, nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Nag-abroad ka lang, lumaki na ulo mo, nagkumita ka lang ng malaki, nagbago ka na. Wag na wag kang makikinig sa opinion ng ibang tao. Pakinggan mo muna sarili mo. Tingnan mo muna sarili mo, sitwasyon mo ngayon, yun na masapat ng isang motivation. Sa lahat po ng natulungan po na aming mag-asawa, ni isa po, wala pong minakaalala. Mga OFW, hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din, tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipong kayo, mag-invest kayo. Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kay tatay, nanay, kung sino-sino bibigyan. And then, pag-uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni Cinco. Kaya mga OFW, ayan o, ngayon pa lamang, mag-ipon kayo, mag-invest kayo. Think of the future, dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abroad at malakas kayo. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos paaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ako na. Hi guys! Yes! My name is Joseph Lim. Ako po yung nakita niyo po sa Rated Corina. Kung ikaw po yung tipong tao, nagigil ka na magbago ang buhay mo, welcome po sa community namin. Nandito po kami, tutulungan namin kayo para makuha niyo lahat ng pangarap niyo sa buhay niyo. Kaya huwag na po kayo mag-isip, huwag na po kayo magduda. Bakit? Nag-isip na po kami dati. Nagduda na rin kami dati. And for so long, ito po lahat ang nangyari sa. Welcome po sa family and I'm very, very excited na makita ka naman namin sa lahat ng event ng community natin. Again, this is Josephine. Congratulations po. Welcome sa ating community. Bye-bye!